Hi guys! Welcome back on my YouTube channel. On this video, tuturuan naman kita kung paano gumawa ng account kay Splinterlands. And by the way, meron siyang sariling token na ang pangalan naman ng token niya is Splinter's Hearts. Okay? Medyo confusing siya. Ang pangalan ng game ay Splinterlands at yung kanyang token ay Splinter's Hearts. Okay? So, papakita ko sa iyo sa mga next video yung paano mag-buy ng kanyang token using MetaMask wallet. Okay? So, on this video, papakita ko muna sa iyo paano mag-create ng account. Sa yung Play Store, kung ikaw ay Android phone, i-search mo lang yung Splinterlands, then download mo lang siya. Okay? Hindi pa ako sigurado sa Apple Store kasi ang phone ko ay Samsung Android phone. So, check mo na lang kung ikaw ay naka-iPhone user. So, click natin yung play. Gagawa ngayon tayo ng account. So, tignan natin mag-load. So, dito kailangan lang niya ng email. Okay. So, dito, kailangan mong mag-create ng account. So, click mo yung create new account. Then, ilalagay mo ngayon dito yung email address mo. So, guys, pag nalagay mo na yung email, then, kiklik mo lang tong create a password. Now, bago ka mag-create ng password, make it sure na na-save mo muna siya. Okay? Para hindi mo makalimutan. So, click mo lang yung create a password. Pag nailagay mo na yung password, click mo lang ito. I am not a robot. Then, click mo lang confirm. Okay. Then, click create account. So, pag natapos na nakapag-create ka na ng account, so, magla-login ka ngayon. So, ilalagay mo username or email address na ginamit mo. Then, yung password. Then, i-click mo yung sign in. And there you go. Nakapag-sign in na tayo. So, yun. Meron ka ng account ngayon dito kay Splinterlands. Tingnan natin kung anong meron dito. So, meron siyang battle. So, pag-click natin ito, tignan natin kung ano mangyayari. Tignan lang natin kung ano yung mga button dito. So, mag-look around lang tayo rito. So, para siyang ano, no? COC pala. Na naghahanap siya ng mga online na pwede makalaban. Masyadong ano pa tayo. Mababa ang level natin. So, pwede kang lumaban. Pwede kang sumirender, pwede kang mag-create ng team. So, hindi ko pa talaga siya alam kung paano ito laruin. So, medyo kailangan pang aralin talaga ito. Tingnan natin itong create team. Tingnan natin ito. So, pwede kang mag-choose dito. Try lang natin magpindot-pindot dito. Hindi pa talaga natin siya, hindi ko pa talaga siya gamay. Okay. So, yun. Nasi-select pala siya. So, try lang natin ito. Double tap daw siya. So, tingnan natin. So, ano mangyayari? So, kailangan mo mag-build ng team. So, ito so far, parang free pa to. So, you are about to attack your opponent with the team. So, kailangan mo mag-create ng team para ma-attack ng kalaban mo. So, click lang yes. So, tingnan natin. Napakadali lang palang laruin nito. Pero, kailangan natin malaman yung mga baga ability ng bawat splinter mo. So, tignan natin. So, yun na. So, tignan natin, ha. So, paano laruin siya? Click lang itong rumble. Round 1. Click mo yung rumble. So, tingnan natin kung ano nangyari. Yun. Nangyari na isa ko. Yun. Tingnan natin. Yung mismong card pala yung kumikilos. Yan. Yan, ganyan lang kadali, no? Madali lang. Mag-create ka ng ano, ng team mo.
Kumbaga magse-select ka ng mga ilalaban mo. So malapit na matalo. Kasi medyo mababa pa yung level nito. Kakaumpisa lang, no? Makagawa lang ng account. So ganun lang kadali. Mukhang matotodas na. Yan na, todas na ako. Yun. Todas. So okay, click mo na yung done. So ganun lang kadali. So siguro kung gusto mong tumaas yung level, kailangan mong mag-buy. So dito kailangan mong kailangan mo sigurong gawin muna yung quest. So para ma-unlock ito, kailangan mo mag-buy ng spellbook. Tingnan natin. So kailangan mo mag-buy ng at least $10 para ma-unlock yung spellbook. So try natin, pay now. Are you buying the following items? Try natin kung ano lalabas. Wala pa naman akong fund ngayon. So pwede ang credit card. Ganyan siya kung paano siya babayaran. So dahil wala akong credit, wag na muna. Okay. So tsaka na yan. Sa next video na lang, ipapakita ko paano mag-buy ng credit. Madali lang pala. And then tingnan natin kung paano mag-gain dito ng crypto, kung paano mo maiku-convert. So on next video, yun naman ang papakita ko. Kasi ang alam ko rito is play to earn din ito. So tingnan natin on my next video, abangan mo kung paano talaga ito laruin at kung paano ka kikita or magkakaroon ng earnings dito kaya Splinterlands. I hope may natutunan ka sa video ito. And by the way, ulitin ko, ako po ay nagpapasalamat sa almost 500 new subscriber within 2 weeks. Maraming maraming salamat sa inyo. I hope magpatuloy yung inyong pagsuporta sa aking munting YouTube channel. At dun sa mga hindi pa subscriber, baka naman pwedeng pakiclick yung subscribe, then click mo na rin yung bell button notification para lagi kang updated sa mga video kong upload na pwedeng pagkakitaan online. And always remember, ang inyong perang pinaghirapan ay laging iingatan. Okay? O kaya, always do your own research. Okay? I'm not a financial advisor. Hangad ko lang is magkaroon ng extra income online kasi napaka-convenient ito. Nasa bahay ka lang, cellphone lang gamit mo. And still, you can get some extra income. At dun sa mga gusto magpa-shoutout, i-comment nyo lang dyan sa baba ng video ito at ilalagay ko yung shoutout sa next video tutorial. And again, thank you so much for watching and God bless sa'yo. Goodbye.